Di medyo. Gama niyo ah. Yan na mga farmers, sa magandang buhay. At ayan na ang tubig. Dumadami na ang tubig. Ayan, sarado na po yung ating irrigation doon. So pinapasok na nila dito sa mga sanga-sanga ng irrigation, yung main ano lang, yung ilog, may inarangan na nila para makatawid na po yung patubig. So ayan, finally may tubig na. Mamaya lang daw mataas na ito. Kaya kailangan na rin namin tanggalin yung nilagay namin na yung Voltron ang tawag nila dyan. Tapos angat na yung angat na natin yung makina. Yan, medyo mabigat yan. Tapos update na rin tayo sa ating palay. Ayan, maganda ngayon ang pagkakasabog ni na Tatay Bong, makapal na agad. So 60 kilos, titingnan natin kung ang 60 kilos ay maganda na ang anihin. Expected naman pag hybrid, maganda ang ani, no? So tingnan natin kung okay na yung 60 kilos, pero kung way below pa din, magdadagdag tayo ng ano, ng gawin nating 90. Puro lang tayo experiment mga farmer, syempre. Kasi marami ang gusto magtanim ng hybrid, pero hindi lahat ng farmers ay nagtatanim, ano, uso na po kasi ngayon talaga mas convenient kasi ang sabog tanim. Marami pong mas matimbangan ang advantage kumbaga sa disadvantage. Kaya yung iba talagang mas prefer ito kasi less work, less input, syempre konti ang puhunan pag sinabog mo nga naman, di ba? So hindi ka na magbabayad ng magtatanim kasi mahal na rin po ang pagpapatanim, lalo na kung wala ka namang rice transplanter, 'di ba? Puro sabog tanim na po ang iba. Tapos at the same time, yung pinaka main ano diyan is advantage is mas mabilis pong umani pagka sabog tanim. Actually nakakatatlo pong crop sa isang taon kung mabilisan mo talagang titirahin at hahabulin yung tatlo, makakatatlo po kayo talaga. Oh, ayan. Kagaya nito, ang harvest nito is baka before March, isa na. Sinabog namin to ng November. Oh, di ba? November. Bilang ka lang ng 112 days, harvest ka na naman. And then prepare ka ng actually hindi lang mas mabilis po kasi talaga, napapaikli. Basta ako pinilang ko, nakakaikot naman ng tatlong ani sa isang taon, ano. Kung susobra man ng kaunti, siguro mga wala mang isang buwan, mga 2 weeks. So ayun po ang ano, mas mabilis kasing umani. Ayan, tinatanggal na po nila. Medyo umano na nga yung tubig, ano. Nandun na daw, kuya. Nasaan na? Pa doon, pinupuno muna. Kasi mas kailangan nila, no. Pero mamaya niyan. Meron na rin dito. Kung napuno na 'yung tumpano, hindi mo ya. Papasok na. Parang 'yung apaw na ang pupunta dito, no. Pero ma'am, bilis lang 'yan pag binuksan nila. Nakabukas natin. Pagpasok dito. Ating palay. Actually ito, nasa Palawan kami, humingi pa sila ng isang gamot daw na pang uod mga ka-farmer, kasi si Tatay Bong nakita niya parang may uod daw, tapos nag-ano pa siya ng pangkuhol. Tapos ayan, may mga papatay na yung mga kuhol, oh. Tapos naghulip pa siya. Yung mga hinulip na yan, normally yan po yung makukuli kasi parang nangyayari niyan, nag-re-replant. So hindi na sabog tanim ang nangyayari, no. Pag binunot mo at itinanim mo, parang humihinto siya ng mga 2 weeks.
yung ano, yung paglaki ng palay. So yung maturity na aatras. Kaya pinaka the best talaga is sa refrain from ano, hulip-hulip na yan. Mas maganda kung hindi ka na maghuhulip para sabay-sabay po yung palay. So ako excited dito sa ating palayan na ito. Ito yung sabog tanim. Tingnan nyo gano'ng kakapal, ano? Makapal siya. Inbreed yan, mga farmer. Ito, medyo manipis. Hybrid naman. Pero ang advantage naman po nung hybrid, mas marami siyang suhi. Makikita po yan. Papakita ko din po yan pagka, ano, pagka laki-laki ng ating palay. Kinakatakot lang ni Tatay Bong dito, yung tongro daw. Sabi ko, hindi naman po. Kasi nagtanong-tanong din naman tayo bago ano eh. Wala naman, sabi niya, hindi naman yan, hindi yan magtutungro, sabi nga. Sabi nga nung aking kinuhanan, pwede ka naman mag-spray ng fungicide. Tingnan po natin, sana wag naman ano. So far, maganda ang arangkada. Naiwasan natin yung mga kuhol, marami din pala, no? Kumakain ng bagong tubong palay. Yun, nakapangitlog na nga agad, oh. pangitlog agad. Uy! Tignan natin kung hanggang anong oras ang ano. Mamayang hapon, sana mamayang hapon. Meron na, kasi bukas pa naman daw ang ano. Bukas pa naman ang ano natin. Bukas pa. Patubig dahil naghulip si Tatay Bong eh. Nagamit din natin ano, kahit pa paano. Hindi talaga nasayang yung pagod dyan. Ayan ang ayan ang rescue team. Mabigat po yung bakal na yan. Dati binubuhat namin sa fish pan. Ayun ang problema, pagpapatuyo. Dahil sinimento na nila yung pan. Ako sabi ko, paano kaya pala isipan kung paano namin patutuyuin yung pan. Kasi normally sinasawsaw pa din yan eh, para mabawasan talaga yung tubig. Traffic muna ako o ano? Pero mas mabigat ito. Ito ang pagputol. Oo, tuyun-tuyo yan. Bitak-bitak ngayon yan. Umepekto na yung abono. Green na, oh. Kabila, yellow na, no? Nakita mo. Nag-abono na ba si Natatay Peling? Nag-abono na yun. Oo, kuya. Green na din, eh. Nauna ka pang dalawang araw sa atin. Isahan na lang. Ayun, ayun. O pala yun ah. Pag nawala mo pala, wala na. Pwede palang paglaruan, kuhanin, yari ka no. Ah. O pag kinuha pala yan.
Oh, ito. Ano lang, kinuha pala yan, lana. Yari ka. Ano, may dumadaan. Oh. Sana umulan, no? Ayan. Ay, ang lakas! Yeah. Okay, camera. Di na. Kabayan ko ito. Prosesyon. Saan ko yan ang miras na kanin. Kahit ang ganyan, may habas yan. Ah, ito kailangan na rin po ng patubig, oh. Ay, bukas lang meron na yan. Tatanong na din sila eh, kailangan na mag-abon. Ito, nagdilaw-dilaw na ng konti sa atin bagong ano. So after mga 2-3 weeks yan, abono na naman yan. Puro ano daw yan, 4600. Going to Masantol. Farmer Noel Yabot ito, oh. Ganda ng alagang-alagang sasakyan ni Romina. Shout out! Alagang-alaga mo, ah. Siyempre, yan ang buhay eh. Yan ang bread and butter natin. Naman 5 years na yan. 5 years na ba? Mm, 5 years na yan. Ito ang pasalubong sa'yo ni AirPod mo. Oo, oh, yan. Ha? Oh. Eh, ganyan din ako. Si Golden State. Golden State, 2022 na hindi na masusunda. Nanalo kaya Pampanga Dragons? Eh, hindi ko alam. Si Delta pa lang coach, oh, ano? Mm. Isa na lang, isang laban na lang eh. Kaya lang. Best of 3 lang ba yun? Oh, home court ng ano eh, ng Bacoor eh. Kailan? Ngayon. Ah. Hindi Pampanga Dragons, Giant Lantern na. Walang challenge yan. Ganda. Napo yung lechon. Nag-iisang Sabado, talo. Malay mo, mabuhay ito. Diba? Shout out po! Order lang kayo ng lechon. Malay mo, mabuhay ito. Mabuhayin natin ito. Kailan daw i-deliver yung mga uling? Bili tayo ng bili ng uling, wala namang lilitsunin. Na. Farmer, thank you. Oh, sige, ingat. Okay. Yung ano, okay na, Sarsa? Ilang lamesa kaya ito? Sabi ko kay Jun, pagkatapos ng pigeon loft, ano tayo? Doon tayo sa taas, kako. Gagawa tayo ng kainan. Wah! Kako, para din naman sa lahat yan, kako. Ito pala, oh. Pwede palang, ano. Pugad, oh. Ano? Para sa lahat, kako. Siyempre, iniisip ko na din naman po. Na, at least kung may business, di ba? Malay nyo, maging araw-araw, di ba? Subok muna tayo ng kahit Sabado, Linggo lang. O kaya Linggo lang muna. Patikim-tikim hanggang i-announce pa dagdag tayo ng araw, di ba? So, umalay natin. Ano lang naman? Sabihin mo ng 9 to 2. Mga ganun. 9 to 3. 6 hours. Pwede na. Lunch time. Yan, mamaya kukunin ko pala yung mga itlog. At tingnan na rin natin yung tubig dun sa irrigation kung meron na ba. Sabi ni Allen kasi, kuya, mabilis lang yan. Tingnan natin. Tapos itong langka, sabi ni ka-farmer Tani de Jesus, lalaki daw ito. Pero sa tingin ko hindi naman lalaki. Dahil ayan, no, ano lang talaga, hindi natin na-sprayan. Oh, hindi po natutuloy. Pero nagbubunga siya. Oh, ayan, no. Dami na naman ngang bunga pero hindi po na tutuloy. Hintay-hintay na lang tayo. Ayan, oh, masisira na naman yan. Ayun din yun. Ayun, ano, antik naman ang kalaban natin. Ayan, oh. Sabi nung iba, hindi daw pwedeng patayin yung antik. Kumbaga parang malaki daw na itutulong. Pero tingnan nyo naman po, perwisyo din sa halaman, ano. Parang kuto. Ay, ayan, sinilip ko lang mga farmer, wala pa rin palang tubig.
Ayan, oh. Wala pa rin pong tubig ang ating irrigation, pero baka bukas meron na. Tapos dahil ito, wala talaga itong pag-asa, itong kalamansin yan. Dahil medyo pag dito tigang mga farmer, in-expect natin na ang mga kalamansi ay magbubulaklak. Ganyan po magpabulaklak ng kalamansi. Titigangin mo muna sa tubig, ano? Tapos pagka gumaganito ng mga dahon ay pwede ka nang magpa tubig. Pero wala pang lumabas na dahon, ay bulaklak. Ang lalabas na bulaklak pa. Hiniki pala, nanghihingi na ng ano? I-sprayhan daw po ito ng palinis muna natin, ano? Dami na namang kalat. pangdamo, pamatay damo. Yan, para malinis daw dito. Grass cutter kasi to, tagal na naman. Patay na lang natin ang damo, ano? Clear out. Yan, clear out na lang. Tid ko pala yung pagkain ng aking mga manoki. Bumili tayo. Ayan. Bagong ano, bagong member. Tatlo na silang humahabol-habol sa akin. Poner yan eh. Ayan oh. Chinek ko yung mga sisu doon. Sabi ko pa, bumili kasi ako ng feeds. Kailangan kasi niyan, pag maliit pa po mga farmer, huwag yung titipirin. Baka yung iba, dahil native lang naman, ay isipin nila darak-darak lang. Pero maganda na doon ka na sa high ano, high protein. Anong ba? Ah. Oy, okay na, 1 2 3 4 5 6. Nandito pala 'yung anak ni Abby. Ayan. So, ayan mga ka-farmer. Bumili tayo ng de kalidad, syempre. Ay, naku, Pachoy. Huwag ka na muna manggulo. Isa na nga lang ako dito eh. Ginugulo mo pa. Ayan. Ito yung sa sisiw natin. Chick booster. 5 kilo. Ayan, sa mga maliliit pa. Dami pala talaga na nating manok. Ang ano nito, ang tawag dito, ang mga age nito, yung iba po dito ay nasa 1 week. 1 week. Kaya medyo may maliliit. Pero okay lang, kapakainin natin yan ng ito ay ito. Pwede na rin naman ito. Sige. Hala. Nagkumahog. Parang mga kalapate. Ito mas malakas ng kumain. Dami na rin, no? Dami natin yan, no? Kain na, kain. Ito, gandang panoorin. Napakagandang panoorin. Oy! Pagka nalipat na, paggawa tayo ng ano, yung PVC na hiniwa. Yun, maganda magpakain doon.
Ayan oh. So yan na po yung bunga ng pagtsatsaga ng pagkolekta ng itlog. Papa-incubator natin every Friday and Monday. Ayan. Ayan na yung bunga. Kobra na lang at mga sawang. Di naman. So ayan, pwede pa natin lagyan ito. Ilan pa ba yan? Tubig naman. Nakakatuwa. Sa Tuesday, schedule natin ay 82 pieces. Marami-rami yun. Pero Monday, magpapa-incubator na rin po ako at ilang piraso na rin naman yung itlog doon. Yung 82 na yun ay last batch sa mga hindi pa po na ilagay ko sa ref. Yung sumunod noon, linalagay ko na sa ref. Kaya doon ako magbabase kung ano ba ang kaibahan, ano. So yun, tingnan natin kung mas marami ba na mapipisa pagka yung nilalagay natin sa ref. Healthy naman sila. Pipili tayo dyan ng mga darag. Ayan o, kitang-kita na yung mga pure. Dito ha, dito po sa ano, kitang-kita na. Pati yung mga parawakan na puro. Ito o, mga pure darag yan o, itim ang paa. Kitang-kita na. Ayan o, dami. Masarap panoorin talaga. Pero mas masarap panoorin itong mga kambing. Oh. Ito, nasa na ba yung kambing natin dyan? Meron tayong puting kambing dyan. Meron tayong isang ano dyan. Puting kambing. Ano? Sabi ko na mababa na naman ang anim sa anak mo. Buti nga hindi 8. Ang average pong anak nito 8 eh. Konti yan. Pipili na naman yung anak ni Rambo dyan ng isa. Nakakain daw ng palaka na ano? Namatay. Kulang pa yata, hindi nagay ko ah. Masarap mag-alaga ng manok dito sa kabila, kaya dito ano, talagang free range talaga. Yan oh. Pag rascater mo lang yan, tapos maganda may part din na may tubig-tubig. Kasi pag maraming tubig-tubig, marami ang insekto. Pag dry na dry, wala pong makukuha ang manok nyo. So may ganda, may basa-basa din. At yung damo, maganda ang tubo. Marami makakain yung manok. Marami ang linagay ko dito. Sobra-sobra ito, hanggang bukas pa yan. Aba, ligwak ah. Malupit ah. Ito siguro kulang.
bilis lang ng manok lumaki ha. Kahit native mga farmer, pero matutuwa kayo, lumalaki din naman. Hindi naman na na. Huwag lang ikumpara sa 45 days at ang 45 days talaga yan na. Wala namang lasa, di ba? Malasa naman to. Dapat pala tinuturuan na din to ng Madre de Agua, no? Nalagyan natin ng Madre de Agua. Yan, naglagay tayo ng Madre de Agua para matrain lang sila. Mamaya niyang kukulit-kulitin na nila yan para masanay po sila sa greens din. Ito, yun din, meron din ng konting dahon. Para meron silang libangan. Ayan. Tapos ito, ay, lagay ko na to doon sa chick booster ito. Doon na sa, ano natin? Brooder. Thursday, ano, Tuesday, sana maraming mapis, ano, 40 lang, pwede na sa akin. Target natin kalahati, 82. Huwag lang bumaba ng 40, pwede na. Malay natin, 50, edi he, hallelujah. Ayan, aro, meron pa ata ditong, aro, meron ditong naiwan. Oh, inaiwan dito, nakawala kasi nung, andyan yan. Dali ng bayawak yun. Dali siya ng bayawak. Ayun, oh. O. Oh. Ano sa ilalim. Hirap pa naman huliin pag ikaw lang mag-isa. Ayan, tapos kukuha pala ako na ang itlog. Pero bago yan, syempre magpapakain muna ako ng aking mga alaga. Na lumilipad, mga farmer. Yung lumilipad. Pwede aking motor, dala ko ah. Mabigat kasi yung pins. Kasaglitin ko muna yung papapakain. Grabe. Ano yan? Matanggal yan ah. Ano ito? Ika Bokens. Ayun, bago tayo magtapos, mga farmer. Mamitas tayo ng itlog na wala na pala. Wala na, may kumakain na naman yata. Hindi pa pala ako nakakabili ng magandang feeds talaga. Yung feeds na ano, Integra 3. Although may saging, yan tatlo. Yun, bukas, calcium. Kalimutan ko yan. Tatlo wala. Ay, wala, tatlo lang. Grabe ngayon ah. Tatlo, pero kailangan na nating ilagay yan. Kita mo naman pag may basa, kinain yan. May tirador dyan, isang darag. Isa sa mga, ayan, parang yon. Isa sa tatlong ito. Kasi yan lang naman at ang nakita kong pure darag na talaga, no? 1, 2, 3. Pero doon sa mga sisiw na, ano, sumunod, meron naman. Nahal, mapuro natin yan. Wala tayong ititirang rooster na pagdating doon. Wala na ako ititirang rooster na hindi darag. Mga binatilyo na ano, katay, lahat yun. Mga binatilyo na mag nalalaki, ano, katay na yun bago man mag ano, bago siya mag barako. Sabi sa katay, bago mag barako ay anuhin na natin. Iaano natin yan. Kakainin na. Tinola. Para hindi na po makapagkalat ng lahi. So ayan. Tatlo lang mga farmer na dagdag. Bukas sana may madagdag. Pero mahina po ang ating pakain ngayon. Ito, sablay. So ayan, maraming maraming salamat. At magandang buhay.